What's up mga kabutingting? Naramdam pa rin natin ang init ano, mga kabutingting ng summer. At sa sobrang init, in demand ngayon yung mga aircon, mga electric fan. And speaking of electric fan, mga kabutingting, back to basic tayo. Yung mga simpleng ginagawa ko nung araw. Ito oh. Dami kong tanggap na mga electric fan nakapila. Ayan oh. Ito ay simple lamang ano at napaka-basic na gawin. Pero kung hindi natin alam, eh malamang yung mga electric fan natin pag hindi na umikot, eh kinakalakan na natin kaagad. Kaya kung may mga electric fan kayo na dati umaandar tapos hindi na umandar, hindi na umikot, eh baka malamang ito lang yung sira niyan. Kaya sasamahan niyo ako at kakalikutin natin itong mga electric fan dito. At papag-aralan natin, himay-himayin natin. So, unahin natin itong sharp. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung ano nito. Kung ano yung ano. Pero may issue na dito. Duktong na yung kanyang saksakan. So, standby at kakalikutin ko. At himay-himayin natin kung ano yung sira nito. Ganito po ang gawin natin. Ito po yung multi-tester natin. Ayan, ito po yung multi-tester natin. Nasa continuity test po tayo. Pindot po tayo dito, number 1. Wala. Number 2, may palo, may resistance. Number 3, may resistance. Ano? Pero pag ilagay natin sa number 1, wala. Ibig sabihin, marahil dito sa ano niya lang, dito sa switch niya may diferensya, no? Pero pag mag-set tayo ng number 2, number 3, may resistance siya. So, ibig sabihin, buo po itong makina nito. So, susubukan natin isaksak. Number 1, ayaw umikot. Number 1. Number 2, naikot siya, oh. Number 3, naikot. So, ibig sabihin, itong electric pan natin ay buo pa. I-check lang natin yung kanyang switch. Tapos na itong isang electric pan natin, ano. Pero medyo mahina yung ano niya. Mahina yung number 1 at saka number 2. Ito po yung number 1 niya. Parang medyo mabagal po siyang kumuha ng ano. Pero so far okay naman na. Pag number 2, halos hindi mo maramdaman. Lumakas konti. Ayan yung number 2. Pero pag number 3, ramdam mo na yung kanyang lakas. Pag ganyang instances na medyo mahina yung ikot, free will naman siya dahil naglagay tayo ng lubricant. Pero sadyang mahina yung kanyang ikot, ano, ng number 1. Parang hindi normal. So pag ganyan, capacitor. Subukan nating palitan nung capacitor. Pero so far, sunod nating ayusin ito. Inverter electric fan ni Panasonic. Inverter siya. Ito na yung power supply ng inverter electric fan, ano? Ito. Meron po siyang fuse. Tinesting ko na po yung fuse, mga kabutingting, ay open. Hindi basta-basta mabasted yung fuse kung walang kadahilanan, ano. Siyempre, pag nasupplyan natin ito, malalaman natin kung ano yung kadahilanan. Kung walang aberya, okay na siya. Pero kung puputok pa rin yung fuse, malamang may problema dito sa kanyang power supply. Okay na itong electric fan natin na Panasonic na inverter. Mali yun lang yung problema niya, yung fuse sa loob. So, rin-replace na natin at ito na siya, okay na. Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan. Ngayon, para may kapupulutan naman tayo dito sa ating video, ano nga ba yung common na nasisira dito sa electric fan? Dito tayo magde-demo kung ano yung mga
kakalikutin natin, bubuting-tingin natin kung sakaling nakaka-encounter tayo sa ating mga electric fan, ano. So ito po yung mga basic na gagalawin natin kung ang sakaling ang electric fan natin ay hindi na naandar. Limbawa, kung ang electric fan natin ay hindi naandar, i-check natin itong kanyang AC cord. Titignan natin yung continuity test sa pamamagitan ng tester. Kung okay naman itong AC cord niya, bubuksan natin yung electric fan, itong makina. Kapag ang ating electric fan ay hindi na naandar, good naman itong kanyang AC cord, ano. Ang i-check natin ay yung kanyang thermal fuse dito. Dahan-dahan lang sa pagbaklas dahil masyadong manipis yung mga wire. Ano? Ano ba ang itsura ng thermal fuse? Para po siyang resistor at kadalasang nakakabit doon sa may isang terminal ng kapasitor at saka coil. Ayan. Ito po siya. I-check po natin ito. Thermal fuse niya. Kung sakaling hindi naandar yung electric fan natin. Bubuksan ko ito. Ipapakita ko yung thermal fuse. Ganito po yung itsura ng thermal fuse. Hanapin nyo lang dito sa loob ng coil ng motor. Kalkalin nyo lang. At i-check ninyo ito. Okay, so ulitin ko ha. Kapag ang electric fan ay ayaw nang umandar, kinek nyo na yung kanyang AC cord, okay naman. Tinignan nyo yung kanyang motors, wala namang indication ng ruin o pagkasunog. I-check lang yung thermal fuse. Ito po yung thermal fuse. Okay. Ngayon naman mga kaputingting, kapag ang electric fan ay ayaw na ikot at nagba-vibrate lang siya. Ito katulad nito. Nagba-vibrate o naugong lang yung makina pero ayaw man na ikot. Ang kadalasang sira ay kapasitor. Paano natin nasabi? Ito o. Oh, open ang kapasitor. O. Oh, tignan nyo, naikot na. Ayan o. Oh. Yun. So, tanggalin ko yung kapasitor. Ayun. Ibig sabihin, kapag ang electric fan ay naugong lang siya, katulad nyan, ganyan, at hindi siya naikot, pero nararamdaman natin yung kanyang motor na naugong, ang sira po nyan ay kapasitor. Open po yung kanyang kapasitor. So yun yung mga kakalikutin natin. Ulitin natin mga kaputingting ha. Kapag ang ating electric fan ay naugong lang siya pero hindi naikot, ibig sabihin naugong na nagbabibrate, ramdam natin na nagbabibrate o naandar yung kanyang makina pero hindi po siya umiikot, ang kadalasang sira niya ay kapasitor. Ito. Open po yung kanyang kapasitor o kaya bumaba yung kanyang value. So nag-change value yung kanyang kapasitor o kaya bumaba, open, ganon. So papalitan natin ng kapasitor. Ngayon naman, halimbawa yung electric fan ay naikot, pero mabagal yung kanyang ikot. Katulad nito, oh, naandar po siya. Pero parang mahina yung kanyang ikot. Magpapalit na po tayo ng kapasitor. Lalong-lalo na pagka inon mo yung electric fan mong ganyan, hirap siyang umikot na belo. Pero free will naman siya, yung hindi naman siya mahirap umikot. Pero mabagal lang siya. Change kapasitor na po tayo. So, ayan o. Medyo mabagal yung kanyang number one. Change kapasitor na po tayo. So ito na po siya, mga kabutingting. Nagpalit na tayo ng kapasitor. Tignan natin yung epekto. Ayan o. Mabilis na yung kanyang number one. Kanina, mahina. O, ito. Bumilis na. O. O. Okay. So review tayo, ano, from the top.
Kapag ang electric fan ay hindi umikot, ang i-check natin ay yung thermal fuse sa loob. Pinakita ko na yung thermal fuse. Ganito po ang kanyang thermal fuse sa loob. Okay? Ngayon, kapag ang electric fan ay naandar, yung makina, pero hindi siya naikot, ang papalitan natin ay kapasitor. Maaring naging open na o change value na yung kapasitor. Okay? Ngayon, isa pang tanong, kapag ang electric fan ay mabagal ang kanyang ikot, change value ng kapasitor, so anong remedyo? Papalitan na din yung kapasitor. Okay? So yun lamang mga kabutingting, yung basic troubleshooting about sa electric fan. Okay? Meron pa tayong dalawang electric fan na nag-aantay. Ito oh, saka yung kwadrado doon. Pansamantala, puputulin ko muna yung video natin dito, ano mga kabutingting. At sana kahit pa paano ako ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting informasyon tungkol sa basic troubleshooting about electric fan, ano? Kita-kits muli tayo sa aking susunod pang mga video. Ito po muli ang inyong kabutingting, laging nagsasabing palagi po sana tayong mag-iingat. Maraming salamat, paalam, God bless. Boos!